What's up mga kagadget? Ngayon naandito ako sa shop ni Predetic Matcha para gawin itong iPhone 6s bypass. Dumayo pa ako dito para para gawin dito kasi busy itong aking kaibigan na to. So, yun, una natin gagawin is i-jailbreak natin yung unit. Ayan. Kanya naman nasa likod ko. Kumbaga, minute ko po yung voice nito kasi maingay masyado. So, ginawan ko na lang siya ng panibagong voice. Then, dun po sa settings ng check range, chikan nyo po yung allow at saka yung skip. Then, back. Then, start natin. Proceed to jailbreaking tayo. So, shout out nga pala kay Predetic Matcha. Yan po, ang location po ng shop niyan is Carmona. Sa mga viewers ko na taga Carmona, pwede po kayong sumadya dyan. Malupit po yan. Isa po yan sa pinakamalupit mag-Apple. So then, after nyan, i-DDF yung mode natin yung unit para mag-run yung RAM disk ng check ring. So, ang version ng unit na ito is 14.3. Bypass lang siya kasi walang budget yung may-ari sa bypass with signal. No meid kasi ito eh. Sa meid, pwede rin po itong yung tutorial na ito. Unlock iCloud, bypass iCloud through P-Rain software. So, yan po. Nag-run na. Then, nag-all done. Okay. Ang ginamit po nating pang jailbreak is 12.1. Ito. So, then proceed tayo sa Windows. O, yan siya. Then, buksan natin si P-Rain. Si P-Rain folder, kailangan nasa drive C siya para mag-run. Then, open nyo yung pinaka-tools niya. Nasa tools folder. Then, after nyan, punta kayo sa Hello Pre. Tapos, lagyan nyo ng check yung seamless. Yan. Then, activate nyo lang. Okay. Then, antayin natin siyang matapos. Ayan, waiting natin. Antayin natin mag fully activate yung phone para makita natin kung 100% gumagana yung kay P-Rain sa 14.3. So mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para sa mga update ko pang i-upload na video. And please share and comment, like, para naman magkaroon tayo ng viewers sa ating video. So, yan. Isa pang restart. Yan. Yan po, lumabas na. So, activated na po yung ating unit. Then, isi-set up na natin yung pinaka-unit. So, bago ba gawin ang procedure na ito, kailangan nakakonect yung unit sa wifi ng mga kagadget, no? Then, isa pa, kung kayo'y bago lang sa paggagawa nito, kailangan nyo po ng pang jailbreak. Pwede ko yung gumawa through Windows kung wala kayong MacBook. And kung and yung isa pa, kailangan nakapag-install kayo sa desktop ng Windows ng Python and ano ba isa? Puti para mag-run yung software. Yan. So, yon mga kagadget, na-bypass na siya, na-activate.
So 100% working si P-RAID. So tingnan natin kung mapapatay natin siya o mabubuhay. Peak battery, peak shutdown and on, yung rebooting niya na peak, stock on activation, peak din. Pwede kayong mag-install ng application. Pwede kayong mag-login sa App Store. Yun po yung function nito. So ayan mga ka-gadget, isa na namang video tutorial ang ating i-upload ngayon. So hanggang dito na lang. Paalam.